Magsiabit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiabit kayo sa Panginoon buong sanda ihigtikan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong naawitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sanda ihigtikan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo nag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. "Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy ay iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sangayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 turo at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga turo at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal,
Pakinggan mo kami, sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog. Kaya't kailangan gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa rin tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niyang damba na roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng dilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansang niya ang kahoy, kinatay ang turo at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makatlo nga nilang binusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nananalangin. Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy, ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo ako dumudulog. Ikaw ay aking Panginoon, ang wikas ko sa aking Diyos, kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, suliran ni abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalaho. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas
nabuhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng dalawang bagay. Dalawang bagay. Isang babala at isang pangako. Babala at isang pangako. Ano po ang gusto ninyong unahin natin? Babala o pangako? Hello. Turo niyo po, ito o ito? Ito. Yan, no? Ganyan lagi tayo, no? Sige, unahin na muna natin yung bad news. Isang babala. Ang sabi ni Jesus, ang sinumang magpawalang halaga sa kaliit-liitang bahagi ng kautusan at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, ang sinumang hindi sumunod
sa utos ng Diyos at magturo ng mali, ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Yan yung babala. Ngunit yung pangako, ito naman ang good news. Ito na yung maganda. Ito na yung exciting na part. Sabi ni Jesus, ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang sinumang sumusunod sa utos ng Diyos at nagtuturo nito ay dakila sa kaharian ng Diyos. Malinaw po na ang pinapatungkol ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Wala nang dapat ituro kapag usaping pagsunod. Dahil ang pagsunod ay isang pagpili o sa Ingles, a choice. Ang pagsunod ay choice. Hindi naman talaga maituturo ang choice o ang pagpili. Dahil ito ay resulta ng kaalaman, knowledge, karanasan, experience, at kagustuhan o want ng isang tao. Kaya nga pansin ninyo, yung mga pinipili ninyo, base sa kaalaman ninyo, pag namimili ka ng gulay, alam mo kung anong sariwa, hindi po ba? Alam mo kung anong kulay ng matamis. Alam mo, kasi meron ka nito. O kaya, kapag pinipili mo ang isang bagay base sa karanasan mo, gusto kong pumunta sa lugar na yon kasi naranasan ko masarap doon. Naranasan ko maginhawa doon. Diba? Kaya nga, pumupunta ka sa Quiapo, kahit sinasabi ng iba, siksikan doon. Kasi yung karanasan mo, no, nakaka-relax doon. Nawawala ang problema ko doon. Gumagaang ang puso ko. Kasi may karanasan. Ganyan tayo mamili base sa kaalaman, karanasan, at kagustuhan. Kaya nga, hindi na tinuturo ang pagpili. Pero, kailangan turuan ang isip, ang kaalaman. Kasi minsan, nagkakamali tayo ng pinipili kapag puro karamdaman at karanasan ang ating pinapairal. Ganito po yung nangyari sa kwento ni Elias sa ating unang pagbasa. Mayroong dalawang Diyos ang pinaniniwalaan ng mga tao, si Baal at ang Panginoon. Dalawa. At sa lahat ng ito, si Elias na lang ang natitirang propeta ng Panginoon. Samantalang si Baal, mayroong 450 na propeta. Maraming nagtuturo tungkol kay Baal. Samantalang si Elias lang ang nagtuturo tungkol sa tunay at totoong Panginoon. Kanino kayo maniniwala? Kanino kayo sasamba? Kay Baal ba? O sa Panginoon? Di ba yung ibang tao? Ay, punta tayo dito. Ito yung mas marami. Dito tayo maniwala. Sila yung nakakarami. Kaya nga, ang ginawa ni Elias, hinamon niya ang mga propeta ni Baal. Ang hamon, kung sino man ang makapagpaningas ng kahoy na mayroong toro, no? Yung bull, yung toro,
inilagay sa ibabaw ng kahoy bilang handog na susunugin. Sino man ang magpaningas ng apoy na hindi sinisindihan, siya ang paniniwalaang tunay at totoong Diyos. Nauna ang mga propeta ni Baal, naglagay ng kahoy, naglagay ng toro, nagdasal sila kay Baal. Sumigaw sila, nilakasan nila, sumayaw-sayaw sila, lahat ginawa nila. Lahat ng klase ng pagtawag, ginawa nila para lumiyab ang toro. Ngunit, hindi nangyari yon. Hindi nag-apoy, hindi dininig ni Baal ang kanilang pagsusumamo. Ngunit si Elias, nung time na niya, nung siya naman ang magpapakita, simple lang ang naging dasal ni Elias. Ang sabi niya, Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Yan yung dasal ni Elias. At biglang nagpababa ang Panginoon ng apoy at tinupok ang handog na toro. Sa huli, napili ng mga tao ang tunay at nasunod nila kung sino ang totoong Diyos. Kasi meron na silang kaalaman, nakita na nila, meron na silang karanasan, naramdaman na nila kung sino ang tunay at totoong Diyos. Pero iba ang panahon po natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, mas nangingibabaw ang karanasan kesa sa kaalaman. Sa pagkain na lang eh, alam na ngang bawal, alam mo nang high blood ka, alam mong bawal ang baboy, alam mo ang bawal kainin, pipiliin pa din. Bakit? Eh masarap eh. 'Di ba? Yun yung karanasan eh. Talo ng karanasan yung kaalaman. Alam nang bawal ang matamis dahil diabetic, kakain pa din kasi masarap. Ganun din pagdating sa pagsunod sa Diyos. Alam na ngang masama ang mangulunya. Sige pa din. Bakit? Masarap eh. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa ngayon kung paano pumili ng tama at mabuti. At walang ibang pipiliin, kundi ang kautusan ng Diyos. Kung gusto mong mapabuti ang iyong buhay, kung gusto mong maging maganda ang iyong buhay, piliin mong sumunod sa Diyos. Malinaw naman yung dalawang pagpipilian. Kapag ikaw ay hindi sumunod, ikaw ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay sumunod, ikaw ay dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay isang pagpili. It is a choice. Kaya naman ang ating pagpili, dalawa ang pwedeng maging resulta. Mapabilang sa pinakamababa o sa pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili na nawa kami sa iyong landas. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas, ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naalag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagtulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang pagdilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob,
ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Alam mo na lahat iyon.
lahat ay hindi malilihim. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.